Dudu, kumusta dulu? Pe, corporate ka ba dita? Ay! Ano, kumusta ka na? Ayos naman dulu. Ito, matagal din na hindi nakakapasyal dito. Balintaan ko nagka-problema ka daw sa SAP. Ah, oo. Oh. Hindi ako sinama sa listahan eh. Ay, bakit lolo nga yun? Ay, wag kang galit siguro sa akin. So, kapitan. Bakit galit lolo? Bakit? Ano ba? Kasi, takong dahil lang napaka-suspendin niya. Sa Boysman. Naku, ibang usapan yung lolo, no? Oo. Kaya, ibang usapan. Oh. Alam mo? Oo, oh, lolo. Noong April 14, oh, lolo. Punta sa Paitan North, yung mga taga-SWD. Gay ng tinatawag na social amelioration cards. Oh, oh, lolo. Kasi pag hindi ka nakapirma sa card na yun, hindi ka maaaring bigyan ng DSWD ng ayuda na 6,500. Eh, hindi ako kasali doon. Oh, lolo. Ba't di ka nasama doon, lolo? Dahil na sa galit siya siguro sa akin. Ganun talaga kahit saan naman eh. Pinipili. Sabi ni Pangulong Duterte, higyan ang lahat. Oh, lolo. Sabi naman ng DSWD, susuriin namin. Oh, lolo. Sabi naman ng kapitan ng mga barangay. Oh, lolo. Pipiliin namin. Oh, okay. Lalong-lalo na, yung mga pumuto lang sa amin. Pumuto? Oh, no. Hindi ako nagpipiro. Oh, lolo, oh, lolo. Generally speaking, totoo yan. Oh, lolo. Sa rural setting sa Pilipinas. Hindi maalis yun. Kalabas, nakala nila na kalabang kanila sa publika. Ako naman eh, hindi. Oo, oh, lolo. Tama, tama. Ba't ako sinali? Oh, hindi sinali sa listahan. Ilang taong ka na ba, lolo? Ilang taong 80! Ka na ba? Eh, hindi ka na, lolo. Hindi kasama ka sa senior citizen talaga. Kasama, pero since the very beginning, oh, lolo. Yung ayudang 500 pesos a month, oh, lolo. Hindi nila ko sinali at hindi ako tumatanggap. Oh, lolo. Kaya hindi, pang maintenance, wala ako eh. Ayun, oh, pero ngayon, alam mo, binigyan na ko ng 6,500. Pagkatapos na ako'y nagreklamo direkta sa DSWD. Oh, so, paano yung ginawa mong reklamo? Eh, sumulat ako. Sumulat ka, lolo? Oh, ganito ang laman. Oh, sige nga. Sinulat. Oh, sige nga, lolo. Basahin nga natin. Pati gusto mo mapahinggan, lolo. Sige. Ito yung sulat ko na pinadala ko sa Municipal Social Welfare Development Officer ng DSWD. Oh, okay, lolo. Sa bayan. Oh, lolo. Ganito yun. Oh, sige, lolo. Gusto kong mapahinggan para malaman natin kung ano yung nilalaman. Okay. Madam, greetings. The undersigned and my wife are senior citizens and residents of Barangay Paitan Norte, Kuya Bonavisia, who are not included in the list of low-income indigent senior citizen beneficiaries of the Social Amelioration Program, SAP, of the government, as enunciated in DSWD Memorandum Circular No. 4, Series of 2020. Your good office is well aware of the fact that under item number 3, parenthesis coverage and applicability of DSWD MC number 4, series of 2020, senior citizens, together with persons with disability and solo parents, are categorically identified as among the most vulnerable sector affected by the imposition of the COVID-19 enhanced community quarantine as a means of containing the spread of the coronavirus contagion. Hence, since we belong to that most vulnerable sector, we therefore are entitled as among the priority recipient or beneficiaries of the 6,500 assistance for Region 3 from the DSWD, as clearly provided in DSWD Circular No. 4, Series of 2020. However, we wish to inform your good office that your DSWD personnel
assets that by members of the LGU of Barangay Paitan Norte assigned to distribute door-to-door social amelioration cards did not bother or has outrageously ignored us in providing the required or the said social amelioration cards as basis for proper profiling of intended beneficiaries of the SAP. The very unfavorable and unjustifiable treatment accorded to indigent citizens, senior citizens like us, has led us to believe that we are victims of no shedding discrimination, a culpable violation of our constitutional rights as citizens of the Republic of the Philippines. May karapatan din po kami na makatanggap ng ayuda mula sa DSWD sapagkat ito ang maliwanag na nakasaad sa DSWD Memorandum Circular No. 4. Dahil dito, sana ay pag-ukulan po ninyo ng karampatang pagsasori ang isyu ito. To do otherwise, we will then be constrained to file an action against those who may trample our constitutional rights, criminal or administrative, with the Office of the Ombudsman and or the DILG, for the dereliction of duty in relation to Article 208 of the Revised Penal Code of the Philippines. Maraming salamat po sa iukol ninyong panahon para malutas ang issue ito. Our profile is here to attach. Magalang Romeo A. De La Cruz, Senior Citizen ID Number 03510, Paitan Norte, Quiapo, Novaysia. Oh. Ito yung sulat na pinagdala ko. Grabe pala Lolo yung pinagdala mo. So, nagbiga din pala. Kaya pala ganun agad yung action nila. Alam mo? Oh, Lolo. Alam mo ang nangyari? Oh, Lolo. 8 o'clock in the morning. Aha. Uh-huh. Nandun na sa opisina, oh, ang nagdala ng sulat kong ito. Oh. Wala pa yung in charge na sa oh, isang mga staff lang niya na doon. Pa lang nandun, oh, binasa. Mm-hmm. Pero hindi in-acknowledge receipt. Mm-hmm. Dahil natakot daw siya nilalaman. Ang sabi pa na eh, bakit daw nagbabanta? Oh, Lolo. Oh, okay. So, nung hindi tanggapin, umuwi na lang sila. Oh, Lolo. Na, hindi tinanggap yung sulat. Oh, no. Ganun pa naman, alam mo, oh. 2 hours after, uh-huh. yung barangay health officer namin dito oh, sa barangay, oh, no, no. kumakatok na sa aming pintuan sa bakot. Oh, no. At sabi, pinapasok naman oh. at tinanong ko kung ano ang sadya niya. Mm-hmm. Sabi niya, Lolo, Romy, papipirmahin ko kayo ng SAC. Oh, ano ba yung SAC? Social Amelioration Card. Oh, Lolo. Para mabigyan kayo ng ayuda. Uh-huh. Eh, hindi ako kasali sa listana. Oh, ang sabi ko naman, eh, basta sabi ni Kapitan, pinapunta ako dito eh. Pipirma na raw kayo para mabigyan kayo ng ayuda. Ayuda. Oh, Lolo. Kayo na nangyari. Ah, ganun pa rin nangyari, Lolo. Oh. Kaya, ay salamat naman at kinilala ang aking karapatan. Ah, mabuti Lolo. Alam mo? Meron na ako ngayon pambili ng maintenance. Ah, mabuti naman Lolo. At yung iba naman, Lolo. Ay ibibili ko ng mga buto na seedlings na kalabasa, ampalaya, sitaw, at talong. Para may maintenance, para may anihin. Oo, kasi hindi na pwedeng tamdan ng pala itong lupa ko eh. Lolo. Alam mo na, walang patubig, green feed lang. Lolo. Eh, tapos, pamilyo, painit at parang walang nagkarating. Kaya, gulay na lang. Gulay na lang, Lolo, totoo. Para may anihin sa yan. Kaya, Lolo, kung hindi nila kinalala ang aking karapatan, Lolo. Eh wala akong 6,500. Lolo, wala akong bibili ng puto ng gulay. Lolo, tama. So, Lolo, anong masasabi mo sa mga gustong makakuha ng ayuda? Kagaya ng mga ibang sa ibang barangay o ibang lugar na nagnanais makatanggap ng ayuda na pasok naman sila sa ano
sa tawag dito, sa SAC? Eh, magreklamo sila. Huwag daan eh, sa sismis sa kapitbahay. Oh, sa kapitbahay mo ka nagre-reklamo eh. Hindi ka matutulungan ng kapitbahay. Correct. Correct. Oh, kasi sa panahon ito, marami na yung mga namamahala sa mga barangay na mga aktong modernong konsyo. Pilato. Kung ano yung gusto nila, siyang masusunod. Totoo. Sabi ka na ng Pangulo Duterte, bigyan na lahat. Totoo. Sabi naman ng mga kapitan, pipiliin namin. At yun ang ginagawa, pinipili. Hindi nga ako na, kaya nga hindi ako nakasama eh. Sa listahan. Kaya nagreklamo kong direkta. Yun ang dapat na gawin. Tama, o kaya, kung meron pang mga kakakilala sa akin, kung paano ang gagawin na dapat na gawin, pumunta sila sa akin. At tulungan ko sila. Tama. Magreklamo hanggang sa ombudsman. Basta tama. Libre ang pamasahe ha. Sasamahan ko sila. Mabuti yun, Lolo. Para... Alam ko ah, alam ko na ang daan patungo sa ombudsman. Kasi madalas ako pumunta dyan. Hindi ko nasabihin kung bakit ako pumupunta. Pero sa totoo, ang dami ko nang kasalukuyang nabuong mga complaint laban sa mga mga opisyal sa barangay. Kaya kung may katwiran, dapat ipaglaban. Huwag kang matakot. Mabuti pa yung ganun, Lolo. Ano, para yung karapatan mo, makuha mo yung karapatan mo. Correct. Ganun pala. So, yun man lang ang legacy na may iwan ko. Dito sa ating maliit na barangay. May tanong sa mga tao sa barangay. Kung may katwiran, dapat ipaglaban.